ako pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Yung bistik ko po, nilalagyan ko ng eggplant. Kunting oras lang po ang tinatagal nito tapos namamatay. So, ayaw kong mangyari yun. So, papatayin ko muna natin. Kunting ko lang na sarili kong version nito. Kasi sa Pilipinas, marami pong nangyayari na hindi ka makapagtuto ng pwede po ninyo isabay sa gayahin yung aking ginagawa kasi po sa madlang people tipid po yan, marami na pong kakain yan kasi yung lasa po ng bistik sa talong. Paraos po ang isang oras ng madlang pipo. Ayan. Ganito po yung hiniwa ko. Yan. Kasi po pipiratong ko ito. Tama po mag-program siya na pero medyo sumusunod. Tanggalin na po natin yung talong. Ngayon po, ito namang pipiritoyin natin itong manok na binabad. Hindi ko na po kailangan sabihin sa inyo kung ilan itong kilo ng ginawa ko. Kasi po, dito sa amin, sa Georgia, hindi po kinikilo. Pounds po ang ginagamit nila, pounds. So, hindi ko alam.
So, kaya ang masasabi ko lang sa inyo, kung magluluto kayong ganito, nasa sa inyo na po yun kung gaano karami. Kasi kayo naman din ang magtitirpla. Ayan. Kaya ako sinasabi lagi, use your imagination. Nasa ano po ang nakasalalay po sa inyong kamay ang isasarap ng iluluto niyo. Ito na naman po isang tip na sasabihin ko sa inyo. Kasi po pag ganito, hindi niyo maihiwa yan ng mabilog. At maihiwa at maihiwa po ang kamay ninyo. So, ang gagawin po ninyo, ganyan po. Yan. Yan. Kung nakita ninyo, yan. O, diba po? O, flat siya. So, maihiwa nyo na yung sibuyas ninyo. Hindi po siya dudulas. Yan. Isang another tip po yan sa inyo. Yan. O, kita nyo. Maihiwa po ninyo ng sa gusto ninyo kasi hindi na siya dudulas. Kasi may posibilidad pong may posibilidad na dumulas at ma tumuloy-tuloy sa kamay ninyo. Yan. Ngayon, dahil wala na siyang kudrado doon na mag-hold sa sibuyas, iga na lang po ninyong ganyan. Yan. O, diba? Yan. O, another tip po yan. Ito, titignan natin. Tatanggalin na po natin yung tinirate po natin manok. Tayin po natin maluto. Ayan po, napirito na natin lahat yung ating manok. Ayan. Ngayon po ang gagawin natin, itong sinasabi kong sibuyas, lulutuin ko po mabuti yan. Ayan. Tapos, itong pinagbabarayan ninyo, yan, lagay nyo po dito sa sibuyas ninyo. Nga po pala, baka na magtaka kayo, bakit ko tila yung pagkababat ko. Nasa sa inyo na po yung gusto nyong damihan. Ako po kasi ayoko ng ano eh, yung maraming pinagbabaran. Ang ginagawa ko po, pag niluluto ko na siya, doon ko na siya titimplahan uli. Yan. Kung napapansin ninyo. Pero nasa sa inyo na po yung kung gusto nyo ng marami. Yan, kung napapansin po ninyo, nagbabrown na po yung sibuyas natin. Ako pala, kung napapansin ninyo, wala akong bawang. Kasi po yung iba,
ginigisa po nila yan sa, ginigisa pa po nila yan. Pero ako po kasi hindi ako nagigisa ng bistik. Ganyan lang po. Nasa sa inyo na po yun. Kung gusto nyong igisa, pwede naman po. Pero po, itong ginagawa ko, hindi na po ako nagigisa. Ayan. Kasi po, ano to eh, yung tipid sa oras, tipid pang bibili ka pa ng bawang, gigisahin mo pa. O, di ba po? Ang ginagawa ko po, yung mga taong nag... At saka tipid naman po talaga ito sa trabaho. Ayan. Ayan po, medyo nagbo-brown na yung ating sibuyas. Naku, kung maaamoy nyo lang po, ang sarap ng amoy ng mantika ninyong pagluluto. Ayan. Hanguin na po natin. Ang sarap-sarap po ng amoy. Sibuyas pa lang po. Magaganyak na kayong kumain. Ayan. Kasi yung iba, ayaw po ng sibuyas na hilaw. Ayan po. Gaya po ng anak ko. Ito naman po, ipipirito, ipalalambot, lulutuin lang po natin ng kaunti. Yung half cook lang po siya. Yung medyo mag-transparent siya. Ito naman po kasi pang ano lang to eh, pang display lang po sa niluto niya. Pero yung lasa niya, wala po. Hindi ka mukha nung ginawa ko, nasa mantika na po yung lasa ng sibuyas. Ayan. Pero yung iba po nilalagay ito, hilaw pa. Hindi na po nila ginaganito. Yan, medyo transparent na siya. So, tatanggalin na po natin. Yan. Ngayon po, ilalagay na po natin dito sa mantika na pinagrituhan at saka pinag-anhan ng sibuyas. Yan. Ito po ang sinasabi ko sa inyong kalamansi ko. Dito po kasi walang nabibiling kalamansi na ano, buo. Ito po ang sinasabi ko. Dito ko na po siya tinitiklahan. Yan.
Konti lang po. Gagawin nyo, pakukuluan nyo muna siya ng kaunti para po maglasa yung ano. Ayan. Kung gusto nyo po ng tuyo, patuyuin nyo na lang po dito. Simplahan po ninyo sa gusto nyo ng simpla. Pwede naman po, pero kasi yung anak ko ayaw niya ng medyo tuyo. So, lalagyan ko po siya ng konting sabaw. Po, lalagyan ko ng konting sabaw. Kasi yung iba po, ayaw nila ng tuyo. Pero yung iba naman, gusto naman tuyo. Yung parang kasama na yung, ano, yung mantika, tsaka ano, parang adobo pong tuyo. Ganun po. So, ito naman po, isasama na natin para maglasa na yung bistik natin. Yan. Nako, ang sarap po nito. Sasama na po natin itong talong. Yan. O, diba? Medyo tipid po ito. Kasi, talong man, pwede ng ulam. Yan. Ilubog nyo po dun sa sabaw ninyo para maglasa yung bistik. Yan. Oh. Takpan po natin para medyo lumambot pa yung manok natin. Yan. Mga ilang minuto lang po yan at luto na po. Lalagay na lang po natin itong sibuyas. Lalagay na po natin itong sibuyas sa ibabaw. Ayan. Titimplahan pa po pala natin. Hindi pa na pala natikman kung masarap na. Ayan po. Tama-tama lang po yung alat niya tsaka yung timpla niya. Kalamansi. Ngayon po, kung gusto niyo pong medyo napaalat yung timpla ninyo, budburan niyo po ng asukal. Pero yung iba po kasi nilalagyan pa nila ng oyster sauce, yung ano. Pero kasi yung anak ko, ayaw niya ng medyo matamis. So, sinasabi ko na lang po sa inyo, kung ano po ang gusto niyo, pwede naman po ninyong budburan lang ito ng brown sugar. Sa gusto po ninyong tamis. Yan. Kasi yung iba po ayaw ng matamis. Patayin na po natin. Ayan po ang finished product. Nilagyan ko po ng sili. Kung ayaw ninyong may sili. Kasi ang anak ko matakaw sa sili. So nasa inyo na po yung kung gusto niyo ng maanghang. Yan. Hindi ko na po sinabay sa luto yung sili kasi ayaw ko ng sili. Takot po ako sa anghang. Kaya ginanyan ko na lang po para pag kinuha ng anak ko, sabay na niya yung sili.
Yan. Yan po. O, tignan nyo pong itsura. Ang sarap. Kung napansin nyo, yung sinandok ko, yung sibuyas na pinirito ko. Kasi po, yan, gustong-gusto ko po ito eh. Malasa po sa kanin. Mmm. Ang sarap po, ang sarap. Tapos, meron kayong ganito. Naku, nasol pong tanghalian ninyo o hapunan. Yan po. Ang sarap. Tingnan niyo po yung kanin ko. Yan. Oh. Kahit po kamay niyo yan, nako, ang sarap. Hmm. Kain na po kayo. Try na po ninyo itong niluto ko. Ayan. Chicken bistek with eggplant. Yan. Natutunan ko po yan sa mga ano. Pero wala pa pong ganyan. Version ko po yan. Na-figure ko lang po kasi yung mga Koreano, Korean, may hilig po sa talong. Yan. Ginagawa nilang stir fry na talong, ganyan. Pero merong oyster sauce. So, ako, inano ko lang po sa isip ko yan. Kaya nga, minsan nag-ano ko ng version. Kaya nga po version ang ginamit kong pamagat ko. Yan. Kasi karamihan po sa niluluto ko, nilalagyan ko po ng twist. Yan. At saka sa karamihan po sa niluluto ko, yung mga leftover, i-recycle ko po yun. Kaya ang naisip kong pamagat ng aking mga sa aking channel, Mommy's Best Version. Yan. So, naiintindihan na po ninyo kung bakit version. Yan po. Tapos na po tayo. So, magluto na po kayo. Ano po ito? Kahit konti lang ang kanin nyo, ay, ano to eh, matakaw sa kanin po. So, kahit konti lang, wala pa sigurong, ano to eh, mga kalahating katawan lang ng, ano, ng manok. Pwede na nyo nang liitan. Yan. Kahit konti lang yung pamilya, kahit marami po yung pamilya ninyo, magkakasya po yan. Yung talong naman, kung gusto po ninyo, pwede nyo pong dagdagan yan, yung talong. Kasi po, kaya konti lang niluto ko na pinakita ko sa inyo, gusto ko lang ipakita sa inyo na nagluluto ako ng talong na sa chicken bistek. Pero kung gusto po ninyong dagdagan ng talong, pwede po. Yan. Pang maramihan. O sige po, magpapaalam na po ako sa inyo. Subscribe naman po kayo. Likes nyo po ako. Mag-comment kayo kung nagustuhan ninyo. Para naman po nalalaman ko kung nagustuhan ninyo yung ginagawa ko. So, sana po, huwag kayong magsasawa. Paalam na po. Thank you po, thank you sa mga na-subscriber ko, sa mga nag-likes. Marami pong salamat. Sana po, huwag kayong madadala. Huwag kayong magsasawa. Okay po? Thank you po.